ng ilang mga nakaligtas sa bagsik ng Bagyong Yolanda na matakasan ang trahedyang iniwan ng kalamidad. Kanya-kanya sila ngayon ng diskarte para makaalis ng probinsya. Magpapandila si Jet Batalyones. Ito ang sitwasyon sa airport sa Tacloban, Leyte. Marami ang nagtsatsagang pumila para makasakay sa C-130 para makapunta sa Maynila. Si Nanay Karen, bit-bit ang kasisilang palang niyang sanggol. Kasama niya ang asawang hindi naman makalakad dahil sa sugat sa paa. Lalagunin ko na ang gawan mo ako na kami, anak. Huwag kami mauukyan. Ante! Pero hindi lahat nakakasakay. Ang ilang pinalad na maunang makasakay, tulad ni Lotlot, emosyonal nang makita ang mga kaanak dito sa Maynila. Second life na, kala namin di kami makasurvive. Akala ko hindi ko na sila makikita. Pero si Ulysses, naglakas loob lang na sumakay. Kasama ang aning nana, wala silang kamag-anak, kaibigan, o tiyak na matutuluyan dito sa Maynila. May pera akong konti kung hindi ko sama, no? Ano ako ng bahay para matira lang. Iba naman ang kwento ng mga taga-Leyte na ito na dalawang araw sumakay ng bus para makaligas dito sa Maynila. Bali, nandito nga tayo ngayon sa loob ng bus na galing pa ng Tacloban, Leyte. Nandito yung mga nakaligtas dun sa bagyo at nais nilang takasan ang bangungot na dala ng Bagyong Yolanda. Nagpapasalamat si Mang Remigio na nakaligtas siya sa dilubyong hatid ng bagyo. Nagpapasalamat ko yun sa Panginoon na ligtas. Ligtas ko. Si Aling Lilia, umaasang makabalik pa rin sa Leyte. Tagal-tagal pa po. Tatagalan pa yung kasi mga bayan, mga...